tietysti niin kuin tämäkin linja, että menee tuolta koivun välistä ja näin. Että. Good morning, guys. Sobrang maangin na naman. Nawala na naman yung summer namin dito sa Finland. Sobrang late kami nagising ni Anika. Walang itlog sa loob ng bahay. So, gusto niya ng itlog para sa breakfast. So, nanguha muna ako ng itlog doon sa kulungan ng manok. Tingnan ko kung merong itlog. Tapos yun yung magiging breakfast ni Anika. Sa kabila, walang itlog. Dito na side, wala din. Dito sa mga ipot, wala din. Kolektahin ko kaya yung mga ipot ng manok, no? Tapos lagay ko dun sa garden. Gawin ko yun next time. Moy! Huwamenta antek si Mahay Ritse. Siela on. Now, merong itlog, guys. Kita nyo? Merong limang itlog doon. So, kukunin natin yan. Kuha muna ako ng mga itlog kasi si Anika gusto niya ng dalawang itlog sa breakfast. Tapos iba yung lasa ng itlog na to, guys. Ano siya? Matamis-tamis. So ito na yung limang itlog ng manok this morning. Kuha lang, mainit-init pa oh. Kuha lang ako ng dalawa. Dalawa lang ang kukunin ko kasi dalawa lang naman ang gustong itlog ni Anika lagi pag breakfast. Sobrang lakas ng hangin. Parang tapos na yung summer namin dito. So ito na yung dalawang itlog. Dalawa lang ang kinuha ko kasi dalawa lang naman yung kakainin ni Anika. Iniwan ko yung tatlo doon para mamaya kapag kunin pa yung ibang itlog, sabay-sabay na. Buti na lang merong manok dyan kasi mahirap bumili ng itlog dito. Layo ng tindahan. Tapos, kasi dito dito so wala akong nautusan na bumili ng itlog. Guys, update pala dun sa vegetable garden namin. Merong naglalaro or pinaglalaroan ako or sinujoke ako. Hindi ko alam bakit. Pero, yung aking nuts dito, nilalamig ako. Yung aking nuts na tanim, guys, is weird yung kanyang tubo. I don't know why. Someone is making prank. Something ganon. Pero, nawala na naman siya. Ito yung nuts, guys, oh. I think it's really Kapo who is coming here. Kasi, nagtataka talaga ako. Nawawala lahat ng mga tinatanim ko dito naman, eh. So, kailangan ko sigurong ilipat ito. Kasi yan siya, oh. Someone looks like stepped on it. I think it's Kapo. Kasi lagi kasi nagpupunta dito si Kapo para makipag-friends kay Piki and Pimo. Pero si Piki and Pimo, ayaw naman nila. So siguro, tatanggalin ko na lang yung mga mani dito. Ito oh, sayang naman to. Yan oh, nasira na siya. Wala na akong aasahan dito. Lipat ko na lang ito doon sa kabila. Doon sa malaking box. Para at least buhay. Kasi si Kapo, lagi siya nagpupunta dito. Itong mga aso ni Nico, ayaw naman makipag-friend sa kanya kasi nga, napakalaki niyang aso. Intimidating siya masyado ba? Yan o. So, ilipat ko na lang ito doon sa kabila. Lalamig ako, guys. Malamig ang hangin. Yan o. Eh, nasira na. Sayang to. So, hindi na ako magtatanim dito sa dalawang box na to. Hindi ko rin siya pwede kasing tanggalin yung dalawang box kasi baka mas lalong magkaroon si Kapo ng access dito sa
friends. Tapos, ay, lalamig ako. Ano? Storbohin niya lalo si PKP. Tapos ito na yung mga patatas ko, guys. Tumubo na talaga sila. Last year, itong box na to, ang tinanim namin was patatas. Meron pala kami hindi nakuhang patatas and no overwinter na siya. So, andito siya. Hindi ko na lang siya tatanggalin. At least may tumubo din dyan. Whew! Sorry. Ang lamig, guys. Lalamig ako. Ito ko na lang itanim itong nuts na to para hindi siya masayang tumubo. Meron pa naman, ano, medyo time para tumubo itong mga nuts. Sayang kasi kung itatapon ko lang din siya, pwede pa naman siya itanim dito. Kung hindi na, tutubo ito na mag-produce ng nuts. Okay lang din. Dito naman sa Finland, pag nag-gardening ka dito, never expect a lot. Kasi nga yung weather namin dito, parang babae, hindi maintindihan. Summer pa ngayon, pero medyo maulan. Yan. Pero tumubo naman yung ibang nuts dito. It's just that sobrang late. Kasi nga, di ba, biglang lumamig dito sa lugar namin. Yung aming spring, sobrang lamig. Sobrang daming bunga ng aming zucchini, guys. Tingnan nyo, yan o. Oh. Yun. Pero hindi pa to pwedeng i-harvest mga siguro isang linggo. Pwede na natin i-harvest yan. Dito na side, yung aking watermelon. Ayan siya. Sobrang dami niyang bulaklak. Bunga na siya. Ayan. Pero maliit pa lang. Pero may zucchini dito, guys, na malaki na. Ayan o. Sobrang laki ng zucchini. So, i-harvest natin to ngayon para ito yung magiging vegetables namin sa breakfast. I-harvest natin to ngayon para ito yung maging vegetable namin para sa lunch. Tanggalin ko lang tong ibang dahon dito kasi hindi naman ito kailangan. Kasi yung ibang dahon din andito sa ilalim kasi ano na siya. Alanta na siya ba? So, itong andito. So, ito. Kunin natin to. Ito yung gagawin kong stir fry. Ito yung first harvest dito sa aking mini garden. Ayan o. Oh, sobrang laki. Parang medyo mature na nga siya ng ilang araw. But it's still good. Tapos dito, guys, meron pa mga zucchini pero hindi ko muna to kukuhanin kasi maliliit pa. So ito na yung first harvest natin sa garden. Diba? Tapos yung mga beans pa rin siya o. Tumubo na talaga sila. Ang ganda nila tingnan. Magka-climb yan sila dyan, guys. Tapos yung dalawang tanglad ko andoon. Tapos itong cucumber. Nag-bounce back naman sila. Nakita ko nga na meron ng bunga. Oh, yun. Tapos yung dill. Ito naman yung dill. So, ito na yung zucchini. Napakalaki niya. Ang laking pamalo nito. Pero masarap to sa stir fry or i-grill. Pero i-stir fry ko na lang siya. Tapos luto ako ng chicken. Yung magiging lunch na. Guys, manguha tayo ng patatas dun sa cellar.
parang meron pa naman kaming patatas na natira. And si Kapo, sinusundan ako. Wala akong food. It's empty. Kala niya may laman yung aking kaldero. Walang laman to, Kapo. There's no food here. Ayun, sinusundan niya ako. Kala niya may pagkain akong bit-bit. Dito tayo sa cellar, guys. Manguha tayo ng patatas. Kasi yung last harvest namin, last year pa, alam ko meron kaming natira. So, pasok tayo dito sa loob ng cellar. Uy, bakit bukas itong door? Aray. Ayan. Ito yung cellar, guys. Nakapasok na kayo dito before. Ala, tumubo na yung mga patatas, guys. Tumutubo din pala. Ala, tumubo sila, guys. Ayan, oh. Pero lutuin ko to kasi wala kaming rice. Kaya tumubo yan. Pwede man yung kainin. Ay, ito na, lutuin ko na to. Ala, malambot na siya, guys. Hala, oy. Wala kaming rice. Ah, ito na. Ay, tumubo yan. Okay lang yan. Yan pa rin gagamitin namin. Yan, oh. Dapat pala, tinanim ko na lang ito lahat-lahat. Tanim ko na lang kaya itong iba talaga. Dapat pala talaga i-consume siya. So, pwede pa ito, eh. Kahit pala madilim, no? Kapag maano nila na mainit sa labas, tubo pala talaga sila. Sabihan ko sa inyo ito na tumubo yung mga patata sa cellar. Yan, no? Kita nyo? Tumubo na, guys. Kahit madilim. Siguro, nag-aano talaga to sila na, hi, may araw sa labas, kailangan namin magparami. No? Yan siguro, so tatanim ko na lang siguro din itong iba or kailangan talaga namin itong i-consume. Yan o. Damihan ko pagluto para ano. Minsan na lang pagluto ba? Tanggalin ko na lang yung mga ugat-ugat niya. Pero makain man to for sure. Yan nyo guys, tumubo na yung mga patatas. Hala. Ayan si Kapo. Kala niya may pagkain talaga ako. This is not yet cooked. Ayan o. Ayan, nakamahan na siya yung nakaupo sa ground ba. Tinuturuan kasi itong mga aso dito guys na magbigay ng paws nila. Yung taso. Ibigay yung paws nila sa harap pa. Tapos mahan yung uupo sa ground. Kapag ginawa nila yon, meron silang treats. Hindi ko naman siya tinanong. Kusa niya na lang na ginawa kasi kala niya bibigyan ko talaga siya. Eh, hindi pa tuluto, Kapo. This is not yet edible, I think, for you. Maybe it is. I think everything is edible. Yan o. No, tala. Eh, uruwa ka, Biala. Ito yung mga apple trees, guys. Oh. May mga apples na bunga. Medyo marami-rami din naman. Pero konti lang talaga yung bulaklak na nakita ko. Yan o. Apples yan. Pero hindi pa mature. Mga September. Ready na yan siya. Ito pa o yung Kapo! Nagugulat ako sa asong to. Ito yung ano o, red currants. Hindi pa siya fully mature talaga. Kailangan pa yan ng sobrang daming araw. Tapos ito yung grass dito guys o, sobrang haba na naman. Kailangan na naman namin yan siyang i-trim. Yung sobrang haba na. Yung strawberries dito guys, nahinog na rin. Siguro manguha ako nito para maging snack namin or dessert. Yan o. Maliliit lang yung strawberries dito kasi hindi ito masyadong nadidiligan. Tsaka sobrang tanda na kasi nito. Hindi ito nakalagaan masyado. Yan o. Para manguha tayo ng strawberries mamaya. Ito kina Nico guys, hindi sila nagko-compost.
But since mga gulay naman ito, ayan na naman si Kapo, sinusundan na naman ako ng aso. Since mga gulay naman ito, pwede ito ipakain sa chickens. Yung gitna pala ng zucchini, yung may seeds, hindi ko siya sinali sa pagluto kasi medyo magulang na kasi yung zucchini. Dapat na-pick ko yun last weekend pa, pero kasi wala ako dito. Kaya ngayon ko lang siya nakuha. So papakain natin tong mga tira-tirang pieces ng gulay sa mga manok. Ito yung mga manok guys. So, ito yung kinakain nila guys. O, yung kaura. Yung ginagawang oats. So dito ko ilalagay. Tapos yung mga itlog pala na nabuksan na namin, pinapakain din namin sa kanila. Kinakain din nila kasi yun. Sobrang maangin talaga ngayon, boy. Mas uulan na naman yan. Kanina umulan, ngayon uulan na naman ulit. Pero mas okay nga na umulan para madiligan yung mga tanim ko. Since meron na kaming ulam, meron na kaming patatas, wala kaming dessert. So, naimimitas na naman tayo ngayon ng dessert natin dito sa kanilang small strawberry field. Yan guys, oh, ripe na ito. Kapo, makichismis ka rin? Sinusundan talaga niya ako palagi. Kala niya na may food akong dalaba. Pero hindi naman siya nakain ito. Sobrang dami ng bunga ng mustaheruka guys. Oh. Ito yung black currants. Sobrang sarap nito. Ito yung pinaka the best na gawing jam para sa akin compare sa strawberries and raspberries. Sobrang konti na lang ng bunga ng strawberries nila kasi matanda na yun. Kailangan na yun siyang itripin. Ano ba? Tamna ng bago. Wala kasi nag-alaga kasi yung naninini ko, hindi na dito nakatira. Saka hindi ko rin naman kasi maalagaan din yan guys kasi minsan lang ako dito. Pero hopefully magkaroon din tayo ng ating own strawberry beds, no? Sarap nung meron kang hina-harvest na strawberry. Konti lang yung strawberries guys, but this will do. Hindi naman natin kailangan ng sobrang maraming matamis talaga.
Kasi yung strawberries dyan sa labas, hindi na kasi yan siya nakaalagaan. Gulo-gulo na aking buko. Tapos, this year, parang every year pa, liit ng palit ng kanilang mga bunga. So, kailangan yun siyang alagaan talaga. Kailangan palitan yun or i-replant siya ulit ba. But, dadalhin namin kayo, of course, sa strawberry field dito. And, pamimitas tayo doon ng strawberries. Mag-alas 2 na ng hapon, wala pa si Nico. So, hinihintay ko lang siya para makakain kami ng lunch. Si Anika naman, wala pa siyang ganang kumain. Kasi nga, yung breakfast niya super late. 10 o'clock na ng umaga yun. So, sobrang late namin talaga nagigising dito sa countryside. Grow bigger and stronger. Is it good? Paspasan mo mukha og strawberry. Paspasan mo mukha og strawberry, Anika, oy. You like it? Shall we go to the strawberry farm? No. Guys, si Anika, may na-request siya na food after niya kumain ng lunch. So, kailangan ko magluto na naman ulit. So, ang gusto ni Anika, Biko. Buti na lang talaga at nung nakaraang buwan, nakabili ako ng glutinous rice na itim tsaka yung white. Kasi gusto ni Anika yung itim na rice cake. Yung talaga yung favorite niya. I don't know why. Pero Pilipinong-Pilipino din talaga si Anika. Kahit na may halo siyang ibang lahi, gusto niya rin talaga yung Filipino food. So magagawa na naman ako ngayon ng Biko. So ito na yung gata ko, guys. Tsaka yung brown sugar. Papalatikin ko lang siya. Tapos, dito sa kabilang pot, yung black rice. Lalagyan ko yan siya mamaya-maya ng white na glutinous rice. Luto na yung bacon na request ni Anika. Ito na siya. Hindi ko na siya lalagyan ng latik sa taas kasi hindi naman siya nakain ng latik. Ganito lang. Joo, niin mikäs se vanha sopimus sitten oli?